So, good day mga sir, ma'am. Tayo po ay ngayon magre-review ng ating nabili sa PLDT mismo. Ito ang LTE Advanced na Wi-Fi modem. Cat 6 na po siya. Bali, iba po siya dun sa dating mga na-review na Cat 6 na may antena. So, ito po siya. Yan. Ito po yung site nung pinagbilhan ko. Tawag sa kanya is Cat 6 Boost Even. So, ito po yon. Mag-unbox na po tayo. So, simple lang naman po ang pag-unbox niya. Ayan po, ang laki po niya. Ayan, halos isang buong box yung size niya. So, may apat siyang LAN port, power adapter, tsaka yung button. So, ayan po. So, ito po yung nasa SIM niya, warranty certificate, at ang kanyang manual user guide. Nasa ilalim niya ay yung power adapter, isang LAN cable. So, yun lang po yung laman ng box niya. Maya, testingin na po natin siyang i-on. So, inusisa ko siya. Itong sa ilalim, yung may sticker, dun yung kabitan ng SIM card niya. Tapos yung likod, binuksan ko. Ayan po, meron siyang kabitan para kung lalagyan nyo ng antena. Ayan, yung isa parang nakalagay div, tapos isa main. So, ayan po, subukan na po natin i-on. So, ayan na po, na-on na natin. Malabas, halos naglalako lang sa 1 bar at 2 bars yung signal niya dahil nasa loob lang kami ng kwarto. So, ito yung kanyang web UI. Nasa manual po yung default password po nito. Ayan, pwede nating i-change yung password. So, ayan po. Na-change na natin yung password at nakalogin na tayo. May magpa-prompt pala kung quick setup lang ang gagawin nyo or skip. So, ngayon, nakakonect ako sa 5G niya, yung 5G capability ng router, 5 GHz. So, sa ngayon, naka-enable siya, yan po. Yung mga details niya. Then, sa internet, yan, cellular, APN management. Yan, LTE 1. Engineering information, manual network, PIN management. Tapos sa home network, ito po yung ano niya, DHCP settings, DNS settings, device management. Yan, all connected. Kung ano yung mga nakakonect. Traffic settings, traffic statistics.
So yung SMS, ayan, since kaka-open ko lang, mayroon na akong SMS. So wireless, ito yung mga setting nung sa wireless, pag 2.4 GHz at 5 GHz. Tapos kung ano yung password niya. Sa wireless na, ito yung ano niya, kung channel is automatic or kayo ang magpe-prefer ng settings niya. May WPS settings, wireless MAC filter. Sa router, ayan. Ayan tayong router management, account management, configuration management, device management control, time settings, nakaset naman so far, diagnostic, access logs, login and operation, portal settings, antenna, yan, meron siyang settings dito ng antenna, kung anong antenna daw yung gagamitin. So ngayon, internal antenna. Pag gagamit daw na external antenna provided by your carrier, you avoid using third party as may network as well. Yan, so pwedeng i-mix natin external, internal, or auto. Kumbaga siya bahala mag set kung anong antenna yung gagamitin. Kung yung internal dun sa device or yung nasa likod niya na external, kabita ng external antenna. Software update. Advanced settings. Meron tayong static route, not mode. Router mode. Bridge mode. Ito para kung ikakabit nyo sa direct yung kakabit sa ibang router, VPN, Dynamic DNS, security, yung QoS, universal PNP, SIP, tapos firewall settings. So magta-try na tayo mag-speed test. Maya-maya lang. So, ito po. Tayo'y mag-speed test. Just to check. Ayan po. Connected po tayo dun sa PLDT home natin na LTA Advanced. Wala po yung external antenna sa ngayon. So, mag-speed test na po tayo. Yan, nakuha lang niya is 0.32 sa download speed at 0.98 Mbps sa upload speed. Ulitin po natin ng ma-check pa natin. So, tandaan niyo po, nasa loob lang po yan. Hindi po yan. So, kulob yung signal. Hindi masyadong pumapasok. Depende na lang din po sa area ninyo kung mas mabilis at nasa open area kayo or malapit kayo sa open area. Yan, yan yung latest niya, 1 Mbps lang at 0.80 Mbps.
dalawang bar lang yung kanyang signal. Try din po natin mag speed test sa cellphone. Yan. Para masigurado. Yan, yung PLDT Home na 460AC. Ping niya is 33 milliseconds. Download niya is 0.45. Then, upload speed is 0.95. Ulitin natin. Ayan lang po ang naging speed niya, 0.18 sa download at 1.10 sa upload. Just to compare, ako po ay naka-smart data plan din. Let's see kung makapag-speed test tayo pag naka-mobile data. LTE din po yan. At nandito din sa loob ng kwarto. So, close natin. Makikita nyo, halos H plus lang yung kanyang signal. So, yan. Pag mobile data nasa loob ng kwarto, hindi na po makasagap ng signal halos or ng data. Ano, halos hindi na rin siya makakonect. So far, ayan. Try ulit natin kung makakapag-speed test tayo. Gamit ang mobile data. Tandaan nyo po, ito po ay postpaid. Yung ating binili is prepaid lang po. Pero, since pareha silang smart at nasa loob lang ng kwarto, medyo hirap makasagap ng signal. Yan po, hindi na halos tumuloy. Pag naka-mobile data, yun. So, 2.7 yung download, yung upload is 0.03. Try ulit natin kung makapag-speed test tayo gamit ang mobile data. Nag-finding server pa ulit siya. Ito ay to compare lang yung mobile data at yung ating biniling LTE Advanced na modem, PLDT Home Wi-Fi modem. Yan, halos hindi na siya kumukonek pag mobile data lang. At partida pa, ito po ay postpaid. So, hindi siya basta-basta makukompare na postpaid, whether postpaid or prepaid.
Yan, mukhang hindi na po talaga siya kumukonek. So, stop na natin yan. So, try naman natin na kabitan ng external antenna. So, ayan po. Nitipat ko ng pwesto para umabot yung external antenna. So, dito ko lang po nilagay yung external antenna. Hindi pa po sa pinakalabas. Ito po yung external antenna na kinabit ko. Ayan po. Dito na lang sa bintana nilagay. Siguro later, tatry ko sa mismo mas labas. So, ayan po. Compare po kaninang walang external antenna. 2 bars lang yung kanyang signal. Ngayon po ay 3 bars na po. So, to add option sa web UI po niya, makikita nyo po yung sa antenna settings. Kailangan nyo pong set as external. Pag auto or mix po, lumalabas yung internal pa rin yung primary yung ginagamit niyang antenna. Kaya talagang dapat nyo pong iset sa external, tapos isave. Pagka-save nyo po is, as much as possible, i-reboot nyo yung router. So, kanina nag-testing ako. Try ulit nating mag-test. Mag-speed test. Ayan po. Ayan po, sa dun po tayo sa 5G nakakonect sa PLDT home. So, compare kanina po na halos 1 Mbps lang. Ito kahit pa paano po ay maabot ng 9.62 Mbps yung download. Pag may external antenna po. Ayan po. So, ulitin po natin. Yeah, halos 15 pa nga po pumapalo pa ng 15 Mbps. Yan, pumalo pa siya ng 14.26 Mbps pag may external antenna. Yan, yan po ang result niya. 0.36 ang upload, 14.26 ang download speed with ping na 35 milliseconds. So, tried naman natin sa phone. So, itong phone na to, nakakonect siya dun sa 2.4G ng PLDT home. So, speed test na po natin. Ang naging ping niya is 21 milliseconds. So, naging download speed niya is 14 Mbps. And upload is 0.29 Mbps. Ulitin po natin.
So compare pa rin dun sa walang antena, walang external antena, halos 1 Mbps lang. Ito kahit papano halos 7 to 14 Mbps yung download speed niya. Although minsan lang mataas yung ping since wireless pa rin po siya. So if ever sabihin yung pang Mobile Legends, baka mag-lag pa rin kayo dahil mataas ang ping. So try natin sa mas outer yung external antenna natin. So update ko lang, ka-external antenna pa rin tayo, pero nilagay ko sa mga labas na portion. So at the same time, same sa inyo, 3 bars at sa set web UI niya ay naka-external antenna. So mag-speed test ulit tayo. So mataas pero medyo bumababa. Ayan. So naging 4.55 Mbps ang download at 0.69 Mbps ang upload. Ulitin po natin. Nag-error na siya. Okay, yun ang line. So, depende pa rin po talaga. Naging 10.3 Mbps naman na yun. Then, 1.25 Mbps ang upload. So, ayan, with 23 ms ang ping niya, pero tumaas yung jitter. So far, compare pa rin pag walang external antenna, mababa yung speed niya. Pero sige, tanggalin natin yung external antenna at dito tayo mag speed test sa portion na to since mas labas siya ng kwarto. Try natin. So, kinonfigure ulit natin yung antenna settings niya ng auto. At dito pa rin siya nakapwesto. Pero katanggal na ang kanyang external antenna. Pero siya ay nakapula. So, tayo ay nakakonect pa rin sa PLDT home, which is ito. So, tayo mag-i-speed test.
So, medyo pa iba-iba yung kanyang speed pag walang external antenna. Pero so far, dahil medyo nasa labas tayo ng pinto, papalo naman siya ng 14.5 Mbps. At 1.12 Mbps ang speed. Ulitin po natin. Maas ang ping niya at ang jitter. Mbps ang download. At 1.65 Mbps ang upload. So, although nakakulay pula siya, so dapat meron siyang internet. So far, okay naman siya sa pag-YouTube kahit walang external antenna. Pero ganun pa man, dapat medyo nasa labas na portion siya kahit walang external antenna. Pero kung nasa kulog kayong lugar, kailangan nyo lagyan ng external antenna. So, yun po ang review natin ngayon. So, kindly like, share, and subscribe po sa aking channel para po sa mga more reviews and unboxing ng mga device na nabibili natin. Thank you po. God bless.